ano, o yung mga gusto pong malaman, yung mga miyembro ng SSS dyan, at yung mga nagsiself-contribute, ha? makinig, nasa linya na po si Sir Fernan Nicolas, ang Director ng Media Affairs Department at Acting Vice President ng Public Affairs and Special Events ng Social Security System. Magandang umaga, Sir Fernan Nicolas. Hello sir, mabuting araw at sa ating mga tagapakinig, mabuting araw sa inyong lahat. Opo. Sir, kahapon inilagay ko sa aking Facebook parang ikang teaser na ito ang pag-uusapan. Abay, marami pong nagre-react, marami mga katanungan. So, kung miyembro ng SSS, sir, pwede mag-apply ng loan at magkano ang maximum na pwede niyang i-apply, sir? Okay, so unahin muna natin kung pwede sa salary loan ngayon. Opo. Up to 40,000 pesos yan. Up to 40. Opo, tapos meron kaming ginagawa sa loan sa calamity loan. Aha. So baka next week, pinabot niya, hindi handa na rin yung system. So up to 20,000 naman po yan. Okay. Tapos yung mga pasyente natin, yung mga miyembro na nag-positive sa COVID, meron tayong sickness benefit. 14 days po, initial approval. And then kung medyo nagkaroon ng komplikasyon, hindi naka-recover ka agad, it can be extended up to 120 days. Uh-huh. At ang pinakamaganda po, lahat ng maapektuhan, mawawalan ng trabaho dahil sa COVID, kayo po ay pwedeng mag-apply ng unemployment insurance. Magkano po yun naman, sir? Up to 20,000 din po yan. Ang kagandahan po sa unemployment insurance at sa kasa sickness benefit, binipisyo po ito. Wala itong babayaran sa SSS. Ito po ay bibigay ng libre ng SSS. Okay, linawin lang natin, sir. Mukhang magandang balita ho yan. Pakiulit, ano itong a-applyan nila na hindi nila babayaran pag sila ay miyembro? Ano po yun ulit? Kapag ka po, una, kapag ka nag-positive doon sa COVID test. O, pag naging positive yung... meron kayong sickness benefit na initial approval namin is 14 days. Pero kung hindi pa makarecover ka agad, can be extended up to 120 days. Magkano po yun, sir? 600 per day po yan kung naghuhulog sila sa 20,000 na monthly salary credit. Okay, so kung umabot ng, hanggang ilan, ano maximum, sir? 120 days po. Bali, kung yan bali 4 months na pwedeng i-avail. So kung 600 per day, sir? Oo. So mga 18,000 per month. 18,000 per month. Okay. Ano pa po yung isa, sir, na hindi nila kailangan, ito ay benefit nila bilang member? Ano pa po yung isa? Yung unemployment insurance po. Oh. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, nagsarado yung kumpanya o nagbawas ng empleyado dahil nga sa slowdown ng economy because of the COVID. Oh. So pwede kayo mag-avail ng unemployment insurance. Bibigyan namin kayo ng 1 month, kung naghuhulog ka ng, kung ano man ang monthly salary credit mong hinuhulugan, bibigyan ka namin ng katumbas doon. Halimbawa, naghuhulog ka po sa 20,000 na monthly salary credit, bibigyan ka namin ng 20,000 sa loob ng 2 buwan. Pero one-time payment po ang gagawin namin, kumbaga advance na yon. Uh-huh. Good for 2 months, allowance mo yun habang naghahanap ka ng bagong trabaho o nag-re-retool ka doon sa iyong mga skills mo para mas maging marketable ka pa. All right. Okay, sir, may ito mga katanungan ngayon ng mga kababayan natin. 1 month pa lang daw siya naghuhulog. Paano po ito? Pwede na ba siya mag-avail, Director, sir? Naku, kinalulungkot ko yung 1 month, mukhang hindi pa tayo makaka-avail ng benepisyo sapagkat ang kailangan namin doon sa lahat ng nabanggit ko, kailangan may at least 36 months of contribution. So dapat may 3 years ka ng miyembro ng SSS. 3 years, ayun. Yung may mga existing loan pa, sir? Yung po kasi, ang pagka-salary loan, binabawas lang namin. For example, qualified siya sa 40,000, may balansi ka pa 10,000. Ibabawas lang namin yung 10,000 na yon. So makakakuha ka ng 30,000 na bagong pautang. Pero kung doon sa mga benefits, babawas din ba? Kung may utang ka, may salary loan ka na existing. Wala pong bawas sa benepisyo ang mga pautang. Ibinabawas lang po namin yan sa death claim at sa retirement. Pero sa sickness, disability, hindi po namin binabawasan yan. Alright, paano po? Ganito po, sa mga pensionado natin ngayon, ang wino-work out natin, pwede silang mag-advance 3 months pension. Yung kanilang pension para sa May, June, July,
ay maaari nilang i-advance. Wala pong interest yan, walang kahit na anong service fee. So maganda po yan. Yung ginagawa lang din po yung sistema at saka pinag-aaralan yung guidelines. Ang isa pa po namin ibibigay, yung pension loan program, na kung saan kung kailangan talaga nila ng financial na tulong ngayon, pwede pong mag-loan kayo sa SSS up to 200,000 yan, base doon sa laki ng pension ninyong tinatanggap. Sino po yan? Yung mga pensyonado? Mga pensyonado po yan. So pwede pa rin sila mag-loan? Pwede po, pwede talaga. Lahat po binibigyan natin ng pagkakataon. Kasi lalo ngayon, naintindihan natin yung sitwasyon, medyo hindi po nasa maganda tayong sitwasyon. Kailangan ng mga provision, di ba? So pwede pong mag-loan ang mga miyembro at ang mga pensyonado sa SSS. Okay. Sir, meron pang katanungan dito. GSIS, ito naman, yung mga empleyado ng gobyerno at mga retired. Pero ang pension niya, sir, government employees, marami din katanungan. Magandang umaga po, Ma'am Margie Jorillo. Paano raw? Magandang umaga po, Sir Irwin. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Nako, alam mo, ma'am, okay na. Yung mga private na mga nasa private company ang katrabaho, medyo sabi ng SSS, open sila sa loan. Paano naman po ang mga tiga-GSIS, mga teacher natin na alam pasok o yung mga clerk sa mga government offices, sa mga local government units, po pwede ba silang mag-avail ng loan at paano mag-avail ng loan ngayon? Anong ino-offer ng GSIS? Sir Irwin, uunahin ko lang po muna yung ating pong mga pensionado, no? Yung ating pong mga old age and survivorship pensioner na umaasa sa kanilang pensyon, wala po silang dapat ipangamba dahil tuloy-tuloy po nilang matatanggap ang kanilang pensyon. Mm-hmm. Pangalawa po, para po yung dun sa ating mga active member, meron po kaming tinatawag na GWAP kiosk. Meron po kaming mahigit 900 no, na kiosk na nakakalat sa buong bansa. No? At dito po ay electronic, pwede po silang mag-apply ng loan through the GWAP. Mm-hmm. At yan po ay ipoprocess ng GSIS. Electronic po ang crediting yan. Electronic din po ang approval ng aming tinatawag na agency authorized officer at once approved po ng AAO, yan po ay ipoprocess ng GSIS. Mm-hmm. Tapos po, para naman po dun sa kanilang mga paghuhulog ng prima at kanilang loan payment, no, wala po rin silang dapat ipag-alala dahil kung kailangan nilang magbayad sa Marso at Abril, ito po naman ay pwede pong i-settle sa May 10 no, ng kasalukuyang taon na wala po kaming penalty. So dinidelay nyo ngayon. Yung may mga, marami yung nagtanong sa akin to kahapon. Isa na ho dyan eh, chuhin ko. Ang tinatanong niya, tanong mo nga Erwin sa GSIS, may utang pa ako sa kanila. Pensionado na ho ito, sir, ma'am eh. Sa GSIS, sir, katrabaho dati. Kung may loan siya, paano raw ho ito? Magbabayad ba siya this month? Or pwedeng i-defer ang payment? Sinagot niya na ngayon. Paano ho ito? Opo. Meron po tayong grace period dyan na tinatawag. So, pakisabi po sa inyong tiyo na huwag po siyang mag-alala dahil pwede naman po itong isettle na walang penalty sa Mayo Adjes, no? Mm-hmm. Ganun din po, Sir Irwin, yung mm-hmm. ating mga miyembro na may housing loan, mm-hmm. no? Na due on March and April, mm-hmm. at yung may rental payment para sa aming mga investment property, mm-hmm. similar arrangement din po, wala rin pong penalty at pwede po nilang isettle sa May 10, 2024. So, yun po yung ilang mga hakbangin na alam po naman natin na importante po kasi yung no contact policy, no? Right, so, right. Talaga pong ino-observe namin yun bilang pagtalima po sa directive correct. Ng ating presidente. Alright. Well, I think nasagot niyo na po, Ma'am Marge. Actually, marami pong katanungan sa akin kahapon ay mga nasa private industry, nasa ikang privado ng mga kumpanya ang nagtatanong para nasagot na ito. Sa GSIS naman, yung mga nagtatanong lang yung mga pensioners. But anyway, nasagot nyo na rin. Maraming salamat po, Ms. Margie Jorillo, ang Vice President ng Corporate Communications ng GSIS. Magandang umaga Jack po. Mag-ingat Jacinto po kayo. Junior, ang Department right. Manager ng Public and Media Affairs ng Pag-ibig. Magandang umaga po, Sir Jack. Sa Pag-ibig, magbabayad ba sila po, ngayon? Irwin, at actually, bayan, napag-alaban ko. Pag-ibig pala, pwede ka pa palang mangutang. Opo, sir, ito nga po ang mga kababayan natin. Medyo worried yung mga may loan sa Pag-ibig, may mga housing loan. Pero sabi na ho dito ninyo ay pakipaliwanag at pa-explikan na maayos. Gusto mo magpapatupad ng tatlong buwang moratoryo. Hindi magkalamit sa mga may utang sa Pag-ibig.
Salamat po, salamat po, ito ang pag-ibig. Pagkis po ng umaga. Ay, i-delay po ang bayad. Hindi, kung ikaw ay may utang sa pag-ibig, hindi mo muna kailangan magbayad ng utang sa housing loan. O kung ikaw may calamity loan o multi-purpose loan ng tatlong buwan. Hindi ka rin ipipinalize, so walang penalty. Ayon yan sa pag-ibig. Salamat naman, Diyos ko. Pero hindi lamang ang tanong ngayon, kung mayroong existing 90 days. Pwede pa bang mangutang sa pag-ibig? Para po ang ating mga nasa linya siya sa mga kababayan natin, mga Pag-ibig Fund members na nandito sa NCR and Luzon, yung pong subject ng enhanced community quarantine. All right. At ang sa Luzon po, lang yan, sa Luzon. Luzon po, Luzon po. So far sir, no, ating inaalam pa kung may apply for po is for Luzon. Okay. Covered po nito sir Erwin yung pong payments from March 16 hanggang June 15. Ah, March. So, kung natanggap mo yung iyong bill nung March 10, eh hindi ka pa kasama din sa 3 months. Hindi pa ho kasi okay. May pasok pa ho. May sumweldo ka pa nung March 15. Ah, tama. All right, sir, next question. May mga text po dito. May meron po akong existing na calamity loan, hindi pa po bayad. Pwede po ba akong mag-apply na naman sa pag-ibig? Nako, salamat po na bring up po ninyo. Kasi po, pati po calamity loan, maliban po dun sa moratorium, Sir Erwin, yung calamity loan program po natin ay inu-open na rin natin. Dito po again, sa mga affected dito sa Luzon, right. Mag-antabay lamang. Yung mga hindi makapasok sa trabaho ngayon, dahil saradong trabaho nila. So pwede silang mag-loan, sir? Opo. Pero kung may existing, ito mga tanong, Sir Jack, may existing loan daw sila, hindi pa sila tapos magbayad, pwede ba silang mag-loan muli, Sir Jack? Opo, at titingnan po natin, Sir Erwin, yung kanilang utang sa pag-ibig. Ang calamity loan po kasi natin, sir, ay 80% ng inyong ipon sa pag-ibig fund. So, kukumpitin ho natin kung kanyang 80% na yon. At kung meron pa naman ho tayong maipapahiram pa sa ating miyembro, abay, ipapahiram pa rin ho natin. Ayun, alright. So, kailangan lang kumpitin. Hanggat meron pa. Ay, kukumpit lang ho natin. Pero hanggat meron pa po, ipapahiram po natin. Sir Jack Jacinto Jr., Department Head ng Public and Media Affairs ng Pag-ibig. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo, Sir Jack Jacinto.